Naka-red alert po ang OCD Region 5 na sakop ang Kabikulan bilang paganda sa rocket launch ng South Korea mamayang hapon. At kagnay po niyan, makakausap natin live mula sa Legazpi City si Chibal Bulyos, PIO ng OCD Region 5. Good morning po. Good morning po, Mr. Bulyos. Mr. Bulyos, ano po mga paghahanda ang ginagawa niyo kaugnay po nitong rocket launch ng South Korea? Actually po ngayon, noong November 27 pa po, nagkaroon na po ng meeting si Director Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense 5 sa mga concerned agencies po patungkol po dito sa no sailing, no fishing zone po natin. So no sailing, no fishing. Malinaw naman at naihatid na po lahat, ang mensahe yan sa lahat ng mga mangisda pati na po doon sa mga naglalayag. Opo, malinaw na malinaw po. Oho. Yung fly zone ba, kamusta naman yon? Okay lang po ba? Nadadaanan pa rin? Actually po yung flying zone, no flying zone po na yun is napakalayo po, no? Kasi actually, it's approximately 350 nautical miles po sa kinatatayuan ko ngayon. So, wala po tayong eroplano na dumadaan po doon. So, hindi apektado ang mga biyahe ng eroplano. Pero, Ginoong Bulyos, sakaling nga may mga bumagsak na debris ng rocket, ano po ang gagawin dito? Actually po, yung Office of Civil Defense 5, meron na po silang nabuo na quick response team, no? Kung sakali mang bumagsak yung anong part ng rocket sa loob po ng Pilipinas. Tapos naka-closely monitored po ito ng Office of Civil Defense 5 na magbigay alam po sa OCD kung sakali mang may bumagsak na kahit anong parte ng rocket po. Pero malaki ho daw ba yung posibilidad na may mga bumagsak nga na debris sa ating karagatan? Actually po, no, napakaslim po ng chance na may bumagsak po na debris sa atin kasi napakalayo nga po nito. So, we're very hopeful po na sana maging successful po yung launch ng Korea para wala pong bumagsak sa loob ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po, Ginoong Chibal Bulyos, PIO ng OCD Region 5. Maraming salamat. Good morning po.